Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may ganap shoutout po sa lahat ng mga kakamping, katsa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng isyu ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga ka-camping, no, may good news ho ako sa inyo. Palakpakan muna. May na-turn over ng mga classroom at may groundbreaking ng mga classroom. Oh. Noong Vice President pa ito si Attorney Lenny Robredo. May isang interview po ito na kung saan napanood ko po at sinabi niya po na ang pangarap niya po talaga ay ang sa education at unahin ang problema pagdating sa mga facilities ng education. Kasi nga ho, kulang na kulang ho talaga ang mga classroom ng ating mga kabataan na nag-aaral. At eto nga ho, ang pangarap niya, kahit nasa private sector siya, marami ng classroom ang na-turn over at may mga groundbreaking pa ito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. O, ito ho, mga ka-action, o. Yan ha. Ito yung classroom na na-turn over na. Ito na naman ang groundbreaking. Yan. Okay? Basahin ho natin ang naging caption. Sa angat buhay po ito, mga ka-action, ha. More classroom in Naga. Sa tulong ng Western Guarantee Corporation, nagsagawa tayo ng groundbreaking ceremony ngayong araw para sa itatayong classroom sa Murada Ramos Elementary School. Na-turn over na rin natin ang mga bagong classrooms para sa Rosario B. Maramba Elementary School at Don Manuel Abilia Central School. Naging possible ang proyektong ito sa tulong ng Aklat Gabay, Aruga Tungo sa Pag-angat at Pag-asa, AGAP Foundation INC. Malaki ang maitutulong ng mga silid-aralang ito upang matugunan ang kakulangan ng mga classrooms sa Naga at upang magkaroon ang ating mga mag-aaral ng ligtas at mas conducive na learning environment. Lubos ang aming pasasalamat sa AGAP at Western Guarantee Corporations sa kanilang patuloy na suporta sa ating advokasya. Congratulations. Di ba? Napakasarap sa pakiramdam. At yan talaga ang pangarap ni Attorney Lenny Robredo. Isa po ito sa mga priorities, ang education problem. No? At marami pa po ito ang mga priorities ni Attorney Lenny Robredo. Nandun na po yung nagbibigay siya ng mga ayuda, no? Sa iba't ibang mga pages, nakikita ko po yun, mga ka-action, no? Kaya napakaganda po ng isang plano ni Attorney Lenny Robredo na wala siyang hinahangad kung hindi makatulong sa ating mga mag-aaral, sa mga kakulangan ng ating gobyerno, di ba? Kahit wala naman siya sa any government, pero ramdam pa rin natin na ang serbisyo ni Attorney Lenny Robredo, maging official man siya, maging private sector man siya, ay nandyan pa rin ang kanyang serbisyo. Handang-handa ho siya tumulong para sa abot ng kanyang makakaya ng budget ng kanyang programang Angat Buhay at sa tulong na rin ng nakikipag-collaborate dito ng mga malalaking corporation, ang mga donors na po ito. Kaya maraming salamat po sa inyo. At syempre din po sa mga mabutihing mga volunteers na walang hinahangad na kapalit kung hindi ang makatulong lang ho sila sa programang Angat Buhay Program ni Attorney Lenny Robredo. Kaya sino man ang mga makabenepisyari ng lahat ng mga tulong ng Angat Buhay, congratulations po sa inyo. Hindi man kami ang magiging benepisyari, pero sobrang tuwang-tuwa ho kami kapag isa kayo ang maka-benefits nito, di ba? Dahil ramdam namin ang saya nyo. Kung ano ang nararamdaman yung saya, kami din na kahit na hindi maka-benepisyari ay ganun din ang nararamdaman namin
Masaya ho kami na kayo ay isa sa mga mapalaron na makabenefit sa anumang mga proyekto ng Angat Buhay Program ni Atty. Lenny Robredo. Kaya na, magpapasalamat ho tayo na may isang Atty. Lenny Robredo na nagtapos ang kanyang termino na napatunayan niya sa loob ng 6 years na hindi siya corrupt na klase ng opisyal, at may certified po yan na hindi siya corrupt, at napatunayan niya sa loob ng 6 years na siya ay nagserbisyo ng tapat at patas sa mamamayang Pilipino, at marami siyang naipatayong mga proyekto sa kakarampot niya na budget. At dito naman na nagiging private sector po siya, wala siyang hangad kung hindi ipagpatuloy ang kanyang pangarap na makatulong sa taong bayan kahit papano. Hindi niya man natulungan ang lahat, bagkus masaya po tayo na kahit papano ay nakakatulong po siya sa kinakaharap na problema ng ating gobyerno. Ayan. Kaya ito po ay sinishare ko lang para sa ating mga kritiko ni Atty. Lenny Robredo, para malaman niyo po ang katotohanan na hindi po binubulsa ang budget ng Angat Buhay Program gaya ng pinapakalat nyo. Yan po ay ipinapatayo sa mga kung ano-ano man ang mga proyekto na kung saan makinabang ang maraming Pilipino. Yan lang ho mga kaaksyono, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.